sabihin na iiwan mo na literal ang magulang mo. Kailangan pa rin natin ang ating mga magulang sa paggabay sa ating pagpapamilya. Kayo din ang mga ninong at ninang. Kaya nandito kami, sabi nga ni Mayor kanina na ang tungkulin ng pagiging isang ninong at ninang ay hindi natatapos pagkatapos nitong okasyon ng kasal. Karamihan kasi pagka ganun natapos na yung kasal, balik ang ninong, wala nang pakialam sa inaanak. Pero kami, sabi ni Mayor, tuloy-tuloy ang pagtulong namin sa inyo, sa inyong mag-asawa, kung ano man ang problema, para kami pangalawang magulang. Pero pwedeng kuya sa atin. Okay? Kaya narigat na, kung lumakay tayo. Tapos na, manong, yan, o, bandarin. Okay? Kaya, yun nga, ang sabi ni Mayor kanina, alam mo, napakaswerte ko ngayon, lahat ng iniisip ko, kanina, ang gusto kong sabihin, sinabi na ni Pastor at ni Mayor, kaya wala na akong sasabihin na marami. Yung paglakit din na yung pagadaamin, gusto di pampanunutot na ibagat kumatak ta, na ibagat na di gaya doon. So nga nasa nag-aasat at tatanaw daw, kakailan, nga tag-isla. Naintindihan mo? Ang sabi nila, kailangan mag-anak karoon ng walo. Ha? Ayun ang ibig sabihin. Para lalong dadami ang kababayan natin dito sa Masaw. Ngayon, pagkatapos dito, dadalhin ka dun sa maswa. Tatawid ka ng tulay, aakyat ka ng bundok na 1,000 steps. Dun mo ngayon makikita kung saan galing ang mga tao dito. Okay? Pupunta ka ba dun o hindi? 2,000 yun. Liliitan ko lang. Pasyal ka rin daw, sabi nila, para makita mo. So, maswerte ka at taga dito ang napangasawa mo. Dahil kung ang napangasawa mo ay taga doon sa Abra, delikado ka. Siyempre, mas malayo ang pupunta mo. Dito, nasa Tabuk City nga na. Ha? Kaya, hindi lang sa itong tribo na ito, eh, pinagmamalaki natin, pero masasabi ko na ang tribo na ito ay napakabait, lalo na kung tulog. Naniniwala ka o hindi? Ah, naniniwala. Hindi ata naniniwala itong marugang natin. Ha? Naniniwala ka ba? Na mabait. Tama. Dahil nakikita mo ngayon kung ano ang suporta nila sa inyong mag-asawa, lahat ng mga kababayan natin na nandito ay nakikita mo ngayon dahil gusto nilang ipadama ang suporta nila sa inyong mag-asawa. Ang kaugalian namin dito sa Kalinga, kung sino yung nakapag-asawa dito ay itinuturing namin higit pa sa isang kapatid, higit pa sa isang anak. Ganyan ang pagmamahal ng mga taga-Kalinga. Kaya sabi ko sa iyo, mahalin mo rin ng tunay ang asawa mo. Wala ka bang asawang iniwan ko? Wala. Totoo naman. Kasi alam ko, nakikita ko sa mata mo na talagang ikaw ay wala ka nang makikitang kasing ganda ni Ann. Dito lang sa tribo ng Basaw mo makikita yan. Nakikita mo ba? Ako, may lulahi akong Basaw. Kaya nalahian daw kami ng Espanyol. Totoo ba yun? Well, oh, yun na nga rin. Eh. Kaya ikaw, Michael, may kapatid ka pa ba? Sige. Ilan? Auntie, wala? Wala kang tita? Pakilala mo naman ako. Nakakaw lang ni Kalamsat. So, wala rin yata ako masabi, nabanggit na lahat. Michael and Ann, ito na lang siguro ang sasabihin ko sa inyo. Siguro yung pagmamahal na nadama mo kay Ann na nagbigay daan para maging isa kayo. Kung yan ay lalo mong alagaan, sigurado ako na magsasama kayo ng matagal o kaya habang buhay. Diba? Yan lang naman ang pundasyon ng magandang pagsasama, ang pagmamahal, pagtitiwala sa isa't isa. Ang pag-aasawa ay hindi porke nabindisyonan ng may blessing sa taas, pero kailangan din natin ng maintenance dahil tayo'y tao lamang. So ibig sabihin, pangalagaan natin ang ating pagsasama. And I would like also to quote Jekunanda Ji Maisa Ji Bible nga
ay may isang libro sa isang book na nabasa natin. Ang sabi, marriage is not just a spiritual communion and passionate embraces, but it is also like a meal, remembering to carry out the trash every day. So, ibig sabihin nun, parang daw ang pagsasama, ang marriage ay parang hindi lang dahil nabindisyonan sa tasas, may spiritual communion dahil nabindisyonan na kayo ng Diyos, o kaya passionate embraces. Alam naman natin ibig sabihin nun. Pero ito'y parang pagkain na tatlong beses sa isang araw, kailangan din nating linisan yung mga natitira sa pinggan. Ganyan din ang pag-aasawa. Meron yung pagkakataon na kailangan mayroon kayong aayusin, meron kayong lilinisin. So, and higit sa lahat, huwag kalimutan humingin ng tulong sa taas pagdating sa ganyang bagay. Pagdating naman ng tawag dito, yung bomba, pag-repair ng deep well, kay Mayor na yon. Siyempre, rehab of deep well. Kasi kanina, nagbomba ako doon, walang lumalabas ng tubig. Pag yun ang problema, si Mayor ang lapitan natin. Rehabilitation of deep well. Naririnig ni Mayor yan kanina. Sige, maganda nga po sa inyo, Michael and Ann. Sana mag-decide ka na dito kayo mag-stay. Mas maganda dito sa Kalinga. Huwag mo munang iuwi itong kababayan namin. Doon sa Pampanga, ha? Kung maaari, dito na kayo. Tayo kayo dito ng sariling bahay nyo. Dahil yun naman ang dapat sana. Kayong mag-asawa na kayo, you should be independent from your parents. Ibig sabihin, hindi na kayo umaasa pa sa inyong mga magulang. Meron na kayong kanya-kanyang buhay. So, sana madagdagan pa yung anak nyo. Ilan na ba? Isa pa lang. Madagdagan pa sana ang anak nyo para mas masaya ang buhay ninyong mag-asawa. Ngayon ay alas dos na, alam nyo naman ang Vice Mayor, maraming lakad gaya ng Mayor. So pagkatapos nito, pag hindi nyo na ako makita dito, ibig sabihin may pupuntan pa kaming iba ni Mayor. Okay? So congratulations, sana nagdala ka pa ng mas maraming kapampangan dito para mas masaya. Pero di bale, sa binyag siguro, ha? Sana imbitahan nyo rin kami ni Mayor ulit para makapagpaktong kami na eh. Yeah? Thank you! Kailan nga, taga-isla. Kahit taragsakan at makita na niya yung manin. Kahit sabay ko ma, tanood na yung okasyon. Pangasiyo ta, gimbita kayo lang, umay tayo, matlo ta dito, ini tayo. Thank you! And good afternoon.